Puri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawi ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawi ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ng iyong karunungan at ng lakas na likas sa iyong sugo ang Papa na si San Pio upang kanyang patatagin ang pananampalatayang Katoliko at pagkaisahin ang tanan kay Kristo sa pagsunod sa itinuro niya at ipinakitang halimbawa. Ipagkaloob mong makamtan namin ang walang maliw na gantimpala sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, magpahayag ka laban sa mga pinuno ng Israel. Sabihin mong ipinasasabi ko, Nakatakda na ang parusa sa inyo, mga pinuno ng Israel. Sarili ninyo ang inyong iniitindi at hindi ang mga tupa. Iniinom ninyo ang gatas. Nagdaramit kayo ng lana. Nagpapatay ng mga pinatabang hayop. Ngunit hindi ninyo pinakakain ang mga tupa. Bakit hindi ninyo pinalalakas ang mahihina? Ni ginagamot ang mga may sakit. Ni hinihilot ang mga pilay. Bakit hindi nyo inahanap ang nawawala? Ni binabalik ang nalalayo. Sa halip ay ginagamitan ninyo sila ng kamay na bakal. Sila'y nangangalat at nilalapa ng mamamangis na hayop pagkat walang pastol. Ang mga tupa ko'y nagkalat sa mga bundok, burol,
at sa lahat ng panig ng daigdig, ngunit walang ibig humanap sa kanila. Dahil dito, mga pinuno, dinggin ninyo ang aking sinasabi, ako ang Diyos na buhay, ang mga tupa ko'y pinipinsala at nilalapa ng mababangis na hayop, pagkat walang nangangalaga. Hindi hinahanap ng apostol ang aking mga tupa, sa halip na alagaan nila ang mga ito, ang sarili nila ang binubusog. Kaya nga makinig kayo mga apostol, pakinggan ninyo itong aking sinasabi. Laban ako sa inyo, pananagutan ninyo ang nangyayari sa aking mga tupa. Hindi ko na kayo gagawing pastol upang hindi na ninyo mabusog ang inyong sarili. Ilalayo ko sa inyo ang aking mga tupa at hindi na ninyo mapapakinabangan ang mga ito. Ito ang pinasasabi ng Panginoon. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Panginoon'y aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasing doon ako inaakay. Kahit na andang iyo'y tumatahak sa karimlan, di ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito yung ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdaraho. Magsitayo po. Alleluia, 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 alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, galap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na isang denaryo maghapon,
sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasyam ng umaga at nakakita ng iba pang tatayo-tayo lamang sa diwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya na mag-iikalabindalawa ng tanghali at na mag-iikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Na mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho," sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula na mag-iikalimang ng hapon ay tumanggap ng tigisang denaryo, at nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng isang denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "Isang oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad sa upa ko sa inyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, at magandang umaga sa inyong lahat. Mga kapatid, yung ating tinugon ay, "Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop." Lagi nating nakikita ang ating Panginoon bilang pastol. At pag sinabi nating pastol, lagi itong naka-associate, lagi itong nakaugnay sa mga namumuno. Kaya nga sa ating unang pagbasa, katulad ng kadalasan, yung mga namumuno sa bayan ng Israel ay itinuturing na pastol. Pero sa ating unang pagbasa, narinig natin kung papaanong nagagalit ang Diyos sa mga namumuno sa kanyang bayan dahil sa kanilang pagpapabaya. Kaya nga sa bandang huli ng ating unang pagbasa, narinig natin mismong Diyos na ang pipili ng magpapastol sa kanyang bayan. At malamang, isa sa mga pastol na yon ay ang ginugunita natin ngayong araw, si Papa Pio IX. Ano, isa siya sa mga pinakadakilang Santo Papa at Santo sa kasalukuyang panahon. Mga kapatid, maraming beses na pinaglaban niya ang simbahan. At isa sa mga pagkakataon na yon ay noong gustong makialam yung pamahalaan ng Pranses sa simbahan. Pero pinaglaban niya ang karapatan, pinaglaban niya ang simbahan. Pero isa lang yun sa mga marami niyang nagawa para sa simbahan, para sa bayan ng Diyos. At totoo, siya ay naging mabuting pastol. At inilalarawan ng pagiging mabuting pastol ang pagmamahal at pagiging mapagbigay ng Diyos.
Ang pagmamahal na ito at pagiging mapagbigay ay inilalarawan din ng may-ari ng ubasan sa narinig nating ebanghelyo. Kung titignan natin sa unang tingin at sa unang pakinig, para nga namang unfair yung ginawa nung landowner, nung may-ari ng ubasan. Mas matagal nagtrabaho yung mga naunang nagtrabaho mula umaga hanggang hapon. Pero yung mga nahuli, isang oras lang naman. Hindi ba parang tama lang naman na mag-expect sila na mas marami o mas malaki yung ibibigay dun sa mas matagal na nagtrabaho? Pero ang totoo niyan, yun lang naman din talaga yung usapan nila. Isang denaryo. Ibig sabihin ba nun na daya sila? Na utakan sila? Mga kapatid, kung ilalagay kasi natin yung ating sarili, hindi doon sa mga nagtrabaho, pero doon sa may-ari ng ubasan, malamang maintindihan natin. Kasi the bottom line is, paano ba tayo tumutulong sa ating kapwa? Ang lagi ba nating tanong ay kung ano ang nararapat sa kanila o kung ano ang nararapat sa atin? Madalas kasi ito yung tanong natin. Ano ba yung deserve ng ating kapwa? Ano ba yung deserve natin? At kung tayo ang pinag-uusapan, syempre iisipin natin na deserve natin kung ano yung pinagtrabahuhan natin. At mas malamang din isipin natin na kung ano ang ibibigay natin sa ating kapwa ay kung ano yung deserve nila. Ano yung nararapat. Pero mas magandang tanong at mas malamang yun yung tanong na nasa isip nung may-ari ng ubasan ay kung papaano makakatulong. Kung papaano makakatulong. Mula sa kung ano ang nararapat sa ating kapwa, mas magandang tanongin natin sa ating sarili kung papaano tayo makakatulong. Sa umaga, nag-ikot-ikot yung may-ari ng ubasan. Paano siya makakatulong sa kanyang kapwa? Hinair niya, pinapunta niya sa kanyang ubasan. At sa maghapon, may mga nakatayo pa rin naghihintay ng trabaho. Dahil noong mga panahon na yon, ganun naman yung mga tao. Yung mga freelancer, kumbaga sa atin, sa panahon natin ngayon, noong mga panahon na yun, yung mga nagtatrabaho araw-araw, maghihintay lang sa mga marketplace, sa mga mataong lugar. At doon, umaasa sila na hopefully, merong mag-hire sa kanila. So imagine, buong araw din talaga silang nakatayo roon. Pero sa buong araw na yon, ang nasa isip siguro nung may-ari ng ubasan ay paano pa rin siya makakatulong. At isa yung ginawa niya, nagpapunta sa ubasan. Pero pare-parehong tulong yung ibinigay niya doon sa mga tao. Pero sinasalamin nito kung papaano mag-alaga sa atin ang Panginoon. Dahil ang pag-aalaga sa atin ng Panginoon ay pare-pareho. Ang pagiging pastol sa atin ng Panginoon bilang kanyang mga tupa ay pag-aalaga ng pare-pareho. Ibig sabihin, hindi tumitingin ang Diyos sa kung gaano karami ang ating ginagawa, sa kung gaano kalaki ang ating naibibigay, pero sa kung gaano kalaki ang ating pananampalataya. Hindi, may mga iba sa atin matagal ng mabubuting tao, marami sa atin matagal ng nananampalataya, pero marami sa atin sa bandang huli na ng buhay nila, nagkaroon ng conversion, nagkaroon ng pananampalataya. Pero hindi ibig sabihin nun, yung mga mas naunang naging mabuti ay mas mauunang mapupunta sa langit. Pero at the end, iisa lang naman yung kalalagyan natin. Lahat tayo, hopefully, mapunta sa piling ng Diyos. Pero ang importante doon ay nagkaroon tayo ng ugnayan sa ating Panginoong Hesukristo.
dahil sa Kanya, hindi dahil sa gawa natin, pero dahil sa Kanyang pagmamahal at pagiging mapagbigay. At inaanyayahan tayong lahat na salaminin at isabuhay yung ganitong klase ng pagmamahal at mapagbigay sa at pagbibigay sa ating kapwa. Na kapag tayo nakakakita din ng success ng pag-unlad ng ating kapwa, sana ang maramdaman natin kaligayahan. Sana ang maramdaman natin kasiyahan para sa kanila, hindi inggit, hindi galit, hindi katulad ng mga nagtrabaho na nauna na sinasabi bakit sila ganun yung tinanggap nila. Eh ako nagtrabaho ng matagal. Sana pag tayo nakakita ng success ng ating kapwa, ng pag-unlad ng ating kapwa, ang maging reaction din natin ay hindi katulad ng ibang manggagawa, kundi katulad ng may-ari ng ubasan, kasiyahan at kaligayahan para sa ating kapwa. Mga kapatid, pinapakitaan tayo ng ating mga pagbasa ng halimbawa ng pantay na pagmamahal at pagiging mapagbigay sa ating kapwa na una lagi nating nararanasan mula sa Diyos. Lagi nating tandaan, pantay lagi ang pagmamahal at pagiging mapagbigay ng Diyos sa atin. At nawa, maibahagi din natin yung ganong kapantay na pagmamahal at mapagbigay o pagiging mapagbigay ng Diyos sa ating kapwa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang pamamaraan ng Diyos ay hindi katulad ng sa atin. Dahil ang Kanyang katarungan at kagandahang loob ay higit pa sa ating turing at sukat. Lumapit tayo sa Kanya habang nananalig na pakikinggan Niya tayo at hindi bibiguin. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang simbahan sa pamamagitan ng Kanyang mga misyonero at tagapagpahayag naway maipaliganap ang ebanghelyo ng Panginoon ng may katapangan at pagtitiyaga. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Tayo naway makapaglingkod sa Panginoon sa isa't isa nang walang hinihintay na merito at gantimpala. At sa halip, gawin lamang ito nang may kabutihan mula sa ating mga puso. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga walang trabaho, naway dagling makatagpo ng kanilang hanap buhay. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway masiyahan sa kalinga at unawa ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga nagtiyagang mamuhay ng mabuti sa mundong ito at namayapa, naway makatanggap ng gantimpala sa makalangit na kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Panginoon naming Diyos, mapagkumbaba kaming naglilingkod sa iyo sa abot ng aming makakaya nang walang hinihinging kapalit. Naniniwala kami na nanasapiling ka namin at binibigyan mo kami ng mabubuting bagay dahil sa iyong anak na si Jesus at aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Alpay sa'yo, Panginoon.
iyong kaloob. Ang hulitain ang iyong buhay na inialay ng ayoy mag-iwang bilang isang sambayanan. Pagsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong pagpapaunlak na tanggapin ang aming paghahain, loobin mong kaming nagdiriwang nang may pagtalima sa tagubili ni Papa San Pio ay taimtim na makaganap at makapakinabang ng wagas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Papa San Pio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpa hanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni Papa Pio, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa sarili ay mabubuhay sa Diyos. Siya'y larawan ni Kristo ang ating mabuhay pastol. At kanyang iniaalay ang sarili niyang buhay sa lugod at kabuhihan ng minamahal niyang kapwa. Sa paglapit sa panganib, tumatakas ang upahan. Ngunit ang tunay na pastol na nanatili hanggang kamatayan. At kaya't siya'y mahal din ng butihing Diyos na Ama, sapagkat handa siyang mamatay nang ang kawan ay maligtas. Paglapit sa panganib, tumatakas ang pahan. Ngunit ang tunay na pastol na nanatili hanggang kamatayan. At kaya't siya'y mahal ng butihing Diyos na Ama, sapagkat handa siyang mamatay nang ang kawan ay maligtas. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba.
sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagunita namin kay Papa San Pio, kaming nagsalo-salo sa banal na hapag, ay magkaroon nawa ng pananampalatayang matatag at pagkakaisa sa pag-ibig mong tapat sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.